So paano nga ba tayo mapag-generate ng QR code? Una, punta lang kayo sa inyong PHP. Sa pinakasam. Tapos PHP. Kasi kailangan ng require na extension para makapag-generate yung image. So, punta ka lang sa php.ini. Ito. So, type mo lang gd. So, itong gd na to, ito. Itong may kasi pag naka-default may colon, may semicolon. So, tanggalin mo lang semicolon. Then, save. Tapos, restart nyo lang yung server nyo. Yung SAMP server. Off nyo lahat. Then, stop nyo lahat. Then, on nyo. Tapos, install. Kailangan nyo mag-install ng Composer. Ito. Install nyo lang to. Punta kayo dito. Tapos, download. And, tapos, ito. Click nyo tong Composer Setup. Tapos, install next lang. Tapos, after nyo ma-install, ito, copy nyo lang yung code na yan. Yung UR, yung ano, command. Tapos, punta lang kayo sa may terminal na itong project folder nyo. So, right-click ko lang to. Punta ako sa my open integrated terminal. Then, paste dito. Tapos, enter. Yan. Kung nakikita nyo, nagda-download na siya. Then, yan. Okay na. Tapos, after nyo ma-download, makikita nyo itong mga to. Ayan yung mga na-install. So, ito. Ito yung library na tinatawag. After nyan, so, kailangan lang natin mag-create ng PHP. Tapos, include lang natin dito sa body. Or kayo bahala kung saan nyo dapat i-include. Kasi gusto nyo ilagay sa mga sa system nyo, limbawa. Then, ano lang natin dito? Require lang natin yung library na ginamit natin. So, require. Ano pa nga library natin? Sa vendor. Punta tayo dito sa vendor. Nakalocate. Vendor. Tapos, itong e-android. E-android. Ay, vendor. E-android. Autoload pala. Yan. Autoload.php. Ito yung kailangan para makapag para mag-run yung library. So, after nyan, kuhain lang natin tong sample. Ito to. Then, copy natin yan. Use lang. So, gawa tayo ng QR code generate. So, let's say, builder. Dot create. Tapos, writer, yung writer, new thing writer, so class pa rin yan, then, writer option, ito yung mga kailangan lang naman natin, then data, ikikuhain natin, ito lang yung mga kailangan natin, itong, kahit wala na to eh. So, itong data, kung gagawa natin yung function, mas maganda. Function generate. Yan, ganyan na lang. Para matawag natin yung function. So, lagay natin dito yung text o yung ito yung magiging argument natin. Ito yung magiging i-generate na QR code na text base. So, lagay lang natin siya dito sa my data. Tapos, text. Then, size and 10. Yan. Tanggalin na natin itong logo. Hindi naman kailangan. Yung label. Content. Label alignment. Validate. Yan. Ito lang mga to. So, test natin. Vardump. Para malaman natin kung gumagana. QR code. I generate. Tapos, sabihin natin hello world. Tingnan natin kung mag-generate siya. Refresh lang natin. So, null. Dahil, hindi natin return. Return.
Aray, yun lang ba? Return? Ano ba yung return natin dito? I think, ah, kailangan pala lang. Kailangan natin i... i-return yan. So... ano yun? Ito, ito, ito. Yan. So, QR code. So, ito na siya. After nyan, ang QR code that get data URI. So, kung nakikita nyo sa result, ito yung ano, yung data, tas image, yung file type nya is ping base64. So, ibig sabihin, itong text na to converted to image. So, base64 yan, yung tawag dun. Then, kung gusto na, alimbawa, ipiprint na natin, itong generated yun, alimbawa. So, ipiprint natin siya sa inyong system, halimbawa. So, kailangan natin maglagay dito ng PHP, image muna. Image na, tag, then close lang natin. So, after nyan, lagay natin dito yung src equals, tapos yan. So, ayan yung default HTML, diba? Tapos, lagay lang natin dito sa loob yung PHP na ano, yan. Then, tapos, syempre, para ma-display yung text, echo. So, kasi naglagay ako dito ng return QR code. Ibig sabihin, ang re-return nito yung pinaka-value. Then, lagay lang natin ito, generate. Tapos, yung text na gagamit natin, hello world. Bawa. So, kapag refresh ko nito, lalabas na yung image. Yun. Diba? So, iba naman, halimbawa. I'm Christian. So, ayan na siya, nag-generate na siya. Tapos, ipapakita ko sa inyo sa screen recorder. So, pag mag-scan tayo, ganito lang. Smart scanner, then yan lang natin eh. May kita niya result. Ayun, I'm Christian. Ganun lang siya. So, after nyan, ayun yung magiging ito na siya. Ito yung kapag tandaan niya, itong function na to is nag-return siya ng value. Kasi kaya naglagaw ng return. So, kapag hindi natin lagay yan, ganyan lang siya. Wala mangyayari. Ayan, puti lang, di ba? So, ibig sabihin, ang nire-return nito is value ng, or yung pinaka base64 image. Yan. So, ito na yung QR natin. And, yun na.